ang gagawin natin ngayon ay tuturuan ko kayo paano mag-renew or mag-apply ng MBI sa Philippine Embassy sa Seoul. Yan. Yung unang gagawin nyo guys or yung mga requirements na kailangan mong ihanda bago ka pumunta sa embassy sa Seoul, kailangan mo ng xerox copy ng passport mo, ng 2x2 picture, yung white background, kasi hindi nila tinatanggap pag may kulay yung background. Kailangan white background lang. Tsaka, para hindi kayo magpabalik-balik, ihanda nyo lang yung certificate nyo, yung live birth nyo. Yan, ganito. Tsaka guys, pag makapunta ka na doon, magtanong ka sa guard kung paano kumuha ng paano mag-apply ng MBI. So, ituturo ka doon sa number 9 na sa number 9. May mga papers doon na applyan mo. So, ito yon. Yan. So, ilalagay nyo yung pangalan, yung address nyo sa dito sa South Korea, tsaka kung sino yung magpa-process ng MBI mo sa Pilipinas. Ayan. Tsaka yung address ng magpa-process ng MBI mo sa Pinas. Yun lang. Tapos, kung yung mga kailangan may witness ka ba na yung nandun lang, mismo yung time na yun na nag-apply ka nito, magpapa-signature. Yun lang. Mga dalawang tao. Tapos, mag-prepare ka ng kung paano nga yung binayad ko. Mag-prepare ka ng 67,101. Bali, ano siya? Yung Manchilchon Dek 1. Yung Manchilchon Dek 1. Ito yung bayad. Tapos guys, pag hindi agad-agad ito marireceive mong yung MBI. After 3 days, ipapadala. So, magbabayad ka ng yung Manchilchon Dek 1. Tapos, mag-a-apply ka ng yung delivery receipt. Pag lagpas ka ng pag malayo ka sa Seoul, kailangan mo magbayad ng magkano nga yun? Manon. 10,000 won. Ayan. Kailangan mo magbayad ng 10,000 won. And then, antayin mo yun 3 days. Darating din yan sa'yo. Siguro tatawag sa'yo. Ayan. Kailangan andun ka sa bahay mo. Kasi bibigay mo yung pera. Kailangan sagutin mo yung tawag nila. So, yun guys. Pag na-receive nyo na guys, kung may magpa-process doon sa Pinas ng MBI mo, papadala mo na yon doon, tas siya na yung magpa-process lahat. Saka guys, kung wala kang alam, kung nahirapan ka, hindi mo maano yung family mo sa Pinas, so may alam ako guys na i-recommend ko sa inyo. Ayan. Ayan yung yung pangalan niya. Ayan. Puntahan nyo lang guys yung Facebook niya. May Facebook page din siya, si Ate Belinda Panganiban. Ayan. Legit yan siya guys, mabait. Tsaka mabilis ang process niya guys. Depende kung kasi ngayon nagla-lockdown dahil sa virus na ito. Ayan. Pag nakausap mo yan siya guys, ipaprocess niya yan agad-agad. Ayan. Hindi ka magsisisi guys kasi mabait yan. Tsaka madali ang process. Ayan. Ayan, sana guys nakatulong itong video na ito. Kahit ganito yung itsura ko. Yung i-recommend ko yan, guys, PM nyo yun. Lahat ng hindi naman lahat. So, yung mga kakilala ko, sa kanya talaga siya nagpapa-process ng MBI. Kahit anong paper, siguro mga visa ng mga mga kamag-anak nyo na pupunta dito. Umaano din siya, nagpa-process din siya. So, i-PM nyo lang, guys, kung saan ka man, sa Japan or sa Korea, sa Taiwan or saan ka mang mundo ngayon. PM nyo lang siya guys.